tapos na itong ating pandemic, and hopefully kayo pong lahat ay magkaroon na po ng chance na makapag-exam sa ating board examination para po maging mga full-fledged registered criminologists. Okay? So again, may Sir Noli at saka po Ma'am Ella, maraming salamat po sa opportunity ulit na ito. Okay? So simulan na po natin ang ating gagawing discussion. So ito po ay patungkol sa tinatawag po nating Revised Penal Code, particularly po sa tinatawag po nating Revised Penal Code Book 1. Okay? So based on your table of specifications, mga criminologists, halos 25 questions ay manggagaling po para sa inyong CLJ ay kukunin po sa ating Revised Penal Code Book 1 and related concepts. Okay? So, ang sabi ng ating table of specifications ay 9 items or 9 questions manggagaling po sa inyong jamaa or the modifying circumstances kasama po yung mga persons criminally liable. Okay? Next is yung mga yung 7 questions manggagaling yan po sa tinatawag po nating mga basic concepts pagdating po sa ating Revised Penal Code, and yung 4 questions manggagaling po yan saan? Sa mga introductory related po in general sa ating criminal law. Okay? And 5 questions will come from your penalties and extinction of criminal liabilities. So, bulk ng inyong Revised Penal Code Book 1 ay manggagaling po saan? Sa mga modifying circumstances. Tatandaan mo, kapag sinabi po natin modifying circumstances, dyan natin ilalagay yung justifying, yung exempting, mitigating, aggravating, and alternative circumstances, kasama po yung mga persons criminally liable. So, ano po ang gagawin nyo? You must master yung konsepto, the definition. Why? Kasi yung gagamitin mo bilang tool of analysis, bilang basis mo, ay syempre manggagaling po saan? Manggagaling po sa iyong mga objective, meaning the definition. Ngayon, huwag ka lang mag-stick sa definition. Bakit? Kasi i-expect mo na from this day hanggang mag-board examination tayo na ano po, ang ibibigay sa iyo ng ating Board for Criminologists ay mga situational questions. Bakit? Kasi pag naman ikaw ay naging part ng law enforcement agency, hindi ka mag-memorize. Hindi ka magbibigay ng definition. Hindi ka sasagot kung true or false. Hindi ka sasagot kung yan ay, hindi ka magbibigay ng enumeration. Okay? So dapat alam mo yung definition, alam mo kung paano siya gagamitin kapag tinanong ka ng isang biktima or tinanong ka halimbawa ng isang offender, ano ba yung crime na aking ginawa or ano ba yung crime na ginawa laban sa akin. Alam mo kung paano siya i-analyze, alam mo kung paano siya sasagutin based on the set of facts na tinanong sa'yo or sinabi sa'yo. Okay? So puntahan natin yung basic po ng ating criminal law. Okay? So ngayon, puntahan po muna natin the basic definition of criminal law. Take note, kapag sinabi po natin basic definition of a criminal law, you should know how to determine what a criminal law is. Kailangan alam mo yung basic elements ng criminal law. Nandyan yung tinatawag nating definition of a crime. A criminal law must define crimes. Okay? Must define crimes. It treats of their nature. It treats of their nature. And syempre, meron po yung ano, corresponding penalties. Okay? So kapag yung tatlong elements na yan ay nakita mo, ang isang Republic Act, pwede mong sabihin na siya po ay ano, isang criminal law. Why? Because there is an act or omission being punished by the Republic Act. At sinabi nung Republic Act na yon na ano po ang kanyang nature, pwede siyang mala inse, pwede siyang mala prohibita. And syempre meron siyang karampatang punishment or penalty, whether in the form of what? Imprisonment or in the form of fine. Okay? So ibig sabihin, kapag na-identify mo ito, hindi mo na lamang siya basta sasabihin isang simpleng batas. Okay? So these three must coincide. Kailangan po present silang tatlo. Otherwise, yung batas na yan na ginawa po ng ating Kongreso, hindi mo po tatawagin bilang isang criminal law kung nawawala ang isang element. Okay? Basic muna tayo. Huwag muna natin i-complicate kasi merong isang jurisprudence na nagsabi, okay?
isang tabi po muna natin yon. Dito muna tayo sa basic. So you must